Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror, o droga na hindi angkop sa mga bata. And our new Miss Apex 2022 is not only... Narito na nga ang ating aabangan sa Abot Kamay na Pangarap bukas. Sa hindi inaasahan, ay pasok nga itong si Annalyn Santos dito naman sa Top 5. Bago nga ito napabilang na nakapasok dito naman sa Top 3. Subalit ay mayroon nga nangyari dito kay Annalyn na hindi naman niya inaasahan. Nang morumampa na nga ito dito sa stage ay dito naman natapilok ito ngang si Annalyn. Dahil hindi nga ito sanay na magsuot nga dito ng mahabang sandals dahil hindi naman ito sumasali nga ng mga pageant. At dito naman nilakasan ang loob ni Annalyn na hinarap nga itong mga tao na nakatingin nga sa kanya. Subalit dahil sa tulong na rin ng kanyang ina na si Lynette, ay nagbibigay ito ng lakas loob dito ni Annalyn upang ibangon ang kanyang sarili. At dito na lakas loob na humarap itong si Annalyn at ginaya niya ang itinuro nga dito ni Doktora Enriquez na tingin sa kaliwa at tingin sa kanan at pak na pak. Kaya dito naman natin yan aabangan. Subalit, kinumpronta naman ito ni Moira itong ang si Lynette dahil nga sa nangyari na naputol nga itong sandal nito ni Zoe at umami na rin itong si Moira na siya nga ang may kagagawan dito nga sa gown ni Annalyn na siya nga ang gumupit. Subalit, nagalit nga dito itong ang si Zoe kung bakit nagawa ito ng kanyang ina. Wala ba daw itong tiwala sa kanya na kaya niya daw itong ilampaso at ipabagsak itong ang si Annalyn Santos. At dahil na rin sa ginawa nga ni Aling Susan na tanggalin nga itong ang takbong sa suot ni Zoe ay dito naman nagkakaroon ng konfrontasyon ni Moira at ito namang si Lynette. At tinakot pa nga itong si Lynette ni Moira na i-disqualified nga itong si Annalyn at hindi rin naman nagpapatalo ito na ang si Lynette. At sinabi rin ni Lynette dito na sabay nga silang magreklamo upang pareho nga ang kanilang mga anak na ma-disqualify dito naman sa Miss Effect na sinasalihan nito. At dito hindi nakaimik itong ang si Moira sa tapang na ipinapakita nga ni Lynette dito nga sa kanya. At tumatawa naman na palihim itong ang si Jusa at itong ang si Susan dahil siya nga ang may kagagawan nito. At dito naman nga napahamag itong ang si Lynette. Samantala, ito na nga ang ating pakaabangan, ang question and answer. At dito nga napabilib ni Doktora Santos ang mga horado dahil sa kanyang galing na sumagot at kabaliktaran naman dito sa mga sagot ni Zoe. Dahil ang sinabi ni Zoe na kung si Annalyn lamang ang mananalo ay hindi na daw ito tama. At ang gusto nga niya na siya nga ang mananalo dito sa patim pa lang na magiging Miss Epic. At dahil sa ganda ng isinagot dito naman ni Annalyn, may punto nga at dito na nakasali ito nga si Annalyn ng top 2. At dito na rin isasabihin ng mga horado kung sino nga ang kanilang napupusuan. At nakakatiyak nga tayo na ito nga si Annalyn Santos dahil nga ay sinabi dito ni Dr. Alvin na ang hangarin nga dito ni Annalyn na kung siya nga ang tanghalin bilang Miss Epic ay itutulong niya nga ito dito naman sa mga batang gusto ngang mag-aral. Kaya nagustuhan ito ng mga horado ang sagot dito ni Annalyn Santos, kaya pakatutukan natin yan dahil bukas na yan natin malalaman kung sino nga ang makasungkit dito sa corona bilang Miss Epic. Kaya todo suporta naman itong ngang ina ni Annalyn at lalong-lalo na ang kanyang buong pamilya. Naghihiyawan pati na rin ang kanyang mga kaibigan. At hindi naman din itong si Dr. Tanyag ay pinalakpakan naman itong si Annalyn. Subalit nagtataka itong si Moira kung bakit sinusuportahan niya nga daw itong kalaban ng kanyang anak. At sinagot naman ito ni Dr. Tanyag na wala nga daw siyang kinakampihan dahil siya nga ang board of directors dito ng Epic Hospital. Kaya naman, todo suporta din itong si Dr. Tanyag sa kanyang anak na genius. Kaya yan ang ating pakatutukan mga idol. Kaya yan lang po muna ang aking latest update. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig dito. Hanggang sa muli. Bye-bye!